Example number 4 sa paggraph ng exponential function. So, sketch the graph of the function f of x is equal to 2 raised to x plus 1. In the same coordinate system as f of x equal to 2 raised to x. Ang ibig sabihin ng in the same coordinate system ay sa isang coordinate system, nandun yung graph ni f of x is equal to 2 raised to x at saka ni f of x is equal to 2 raised to x plus 1. Alright? So, since alam na natin yung graph ni f of x equal to 2 raised to x, ang hanapin naman natin ngayon yung graph ni f of x is equal to 2 raised to x plus 1 and then i-compare natin yung graph nilang dalawa. Bago natin i-compare ay gusto ko i-review muna natin yung nasabi kong isang property ng graph ng ganitong format. Okay, or transformational function ang tawag dito. Doon sa number 3 na na-discuss doon sa property, ay sabi doon, the vertical shift is d units up if d is greater than 0. Ibig sabihin, kung itong value ng d mo is greater than 0, automatic na up yung vertical shift niya. Ibig sabihin, aakyat yung graph. Okay? Next naman, if d units down naman, or d units down if d is less than 0. Kapag yung value ng d mo is less than 0, okay, mas maliit sa 0, automatic na mas yung graph mo ay may vertical shift siya going down, okay? Going down kung ilang units, d units, kung ilan yung value nito. Okay, let's take our example here. So again, ang example natin dito ay f of x equal to 2 raised to x plus 1. Ang unang gagawin ay gagawa ng table of values. So, dun sa table of values, isa-substitute lang natin. So, instead of x, gagawin natin negative 2. Okay. So, gagawin natin negative 2. So, 2 raised to negative 2 plus 1. So, paano naging 5 over 4? Okay, didictate ko ha. Yung 2 raised to negative 2, bawal tayong magkaroon ng negative na exponent. So, since bawal ka magkaroon ng negative na exponent, anong gagawin mo? Magiging itong 2 raised to negative 2 ilalagay sa denominator. So, since nalagay mo sa denominator, magiging 1 over 2 raised to 2. So, 1 over 2 raised to 2 is magiging 1/4. 1/4 plus 1, okay, paglalagay mo sa calculator mo, ay magiging 5 over 4. Pag imamanual mo naman siya, 1/4 plus 1, kukunin mo yung kanilang LCD. So, ang LCD ng 1/4 tsaka 1 ay 4. 4 divided by 4 is 1. Okay? 1 times 1 is 1. Okay? 4 divided by 1 is 4 times 1 is 4. So, plus 4. 1 plus 4 is 5 over 4. Okay, so sana nasundan nyo yung dictation natin na yon. Kung hindi naman, ang gawin mo, you can just use your calculator. Okay, lagay mo doon 2 raised to negative 2 plus 1, lalabas dyan 5 over 4. Kung hindi lalabas ang 5 over 4, ang lalabas doon ay yung kanyang decimal value equivalent, which is 1.25. Okay, so because 5 over 4, ang equivalent nyan ay 5, ay ang equivalent ng 5 over 4 ay 1.25. sa decimal. Kapag naman negative 1, so ito, palitan natin ng negative 1, what will happen? So, 2 raised to negative 1 plus 1. So, since bawal tayo ulit ng negative 1, ay tinatrans, post natin ito doon sa denominator. Okay, so pag in-evaluate yan, using your calculator, it will give you 3 over 2. Or sa decimal, it is 1.5. Okay? Kapag 0 naman ito, hindi mo pwedeng sabihin, ma'am, 1. 2 raised to 0 is 1, pero meron pa siyang plus. So, 2 raised to 0 is 1 plus 1 is 2. Okay? So, magiging 2. And then, kapag 1 naman, okay, 2 raised to 1 is 2 plus 1, so that is 3. 2 raised to 2 is 4 plus 1 is equal to 5. So, yung ordered pair natin, mapapansin ninyo ito siya. So, mapapansin ninyo, yung 5 over 4, ginawa ko ng 1.25. Yung 3 over 2, ginawa ko ng 1.5. Kinuha ko na yung kanilang decimal equivalent para madaling i-plot sa Cartesian plane. So, yung Cartesian plane natin, ipa-plot natin ganito. Mapapansin ninyo dalawa yung graph natin. Para saan yung isa? Yung isa ay ito yung graph ni f of x is equal to 2 raised to x. Kasi nga, i-compare daw natin yung graph. Yung broken line, check natin kung ito siya.
negative 2 and then 1.25. Negative 2 and then 1.25. Okay, ito siya. Okay? And then, negative 1 and 1.5. Negative 1, 1.5. Okay? And then, 0, 2. 0, 2. So, ito. And then, 1 and 3. So, 1 and 3. Ito siya. And then, 2 and 5. So, 2 and 5. Ito. Okay. So, ngayon naman, yung blue, ito, yung color blue, ay ito yung graph kanina ng first example natin. So, itong broken line, ito yung graph ni 2 raised to x plus 1. F of x is equal to 2 raised to x plus 1. Yung solid line, ito naman yung graph ni function of x is equal to 2 raised to x. Anong napansin ninyo sa graph nito, yung broken line sa solid line? So, still identical pa rin sila, nga lang, yung broken line, medyo umakyat. Mapapansin mo, di ba? Umakyat siya. Okay? Ilan yung akyat niya? From 2, naging, ito, 1 point something. From, ay, hindi siya 2 na, ano ha, 2 point something, ay, negative 2 and somewhere in this area. So, tapos, papunta doon. Okay? So, parang nasa 0.25 yata to. Negative 2 and 0.25, tapos naging 1.25. Ito naman, papunta doon. Pag ganun. Ito, from 1.2 naging 1.3. Okay, anong napansin ninyo? So, again, kung mapapansin ninyo, solid line tsaka yung broken line identical. Ang kaso nga lang, pinagkaiba lang ay yung broken line, ito, is shifted 1 unit above the solid line. Ibig sabihin, umakyat lang siya ng 1 unit. Okay, bakit? Ano yung rule natin doon? Kung mapapansin ninyo yung ating review kanina, yung rule natin ay kapag ganito yung structure, meron siyang value ng D. Okay, so it will shift vertically going up. Okay, so shift D units above if it is transformed into this. So ang ibig sabihin, okay, so since plus 1 ito, plus 1 siya, expect mo na yung graph mo is it will shift this unit. So, kung 1 ito, 1 unit above. Okay? Above doon sa original natin na 2 raised to x. Okay? E man, paano kapag minus 1? Of course, kapag minus 1, below naman siya. Okay? So, the function will automatically shift vertically. So, ibig sabihin pababa. Pababa. D units below kapag naman nag minus 1 ito. So, ayun lang para sa ating discussion dito sa graphing exponential function. Actually, marami pa tayong format pero hanggang dito na lang muna tayo. Okay, thank you so much for listening. Sana nakatulong to sa iyo. Kung hindi naman malinaw ay panoorin muli yung video at i-like, subscribe naman or mag-comment ka kung ano man ang gusto mong i-comment tungkol sa video na ito. Okay? Thank you for listening. Para doon sa seat work ninyo, ay i-discuss ko yung seat work sa GC. Thank you so much.